Abala ang mga magulang sa pagsundo sa kanilang mga anak kahapon ng umaga sa elementary school na ito sa barangay Bagbag, Novaliches, Quezon City. Masdan ang lalaking ito na lalabas sa eskwelahan. Nakasuot siya ng itim na jacket, shorts, bonnet at may daladala pang backpack. Bago niyan, tinangka na palang dukutin ng lalaki ang isang 5 taong gulang na batang estudyante. Ayon sa pulisya, kahahatid lang sa biktima ng kanyang tiyahin sa eskwelahan. Naisama siya nung teacher doon sa mga estudyanteng palabas. Nung tinatanong na nung teacher kung sino yung sundo nung biktima, sumagot yung suspect na siya raw yung kanyang daddy. So nakuha niya yung bata, kinarga niya. So yung bata, dahil hindi kilala yung suspect, umiiyak hanggang sa namukhaan nung nanay din ng kaklase nung bata. So doon na nagkaroon ng konting commotion. Buti na lang agad na nahabol ng mga pulis at taga-barangay ang suspect. Ayon sa security guard na si Oscar, bago ang insidente ay nakatanggap na sila ng reklamo na nangangatok umano sa mga bahay ang suspect para manghingi ng tulong kaya nila ito hinahanap. Bigla na lang daw lumapit sa kanila ang ilang magulang. Bali, 2 magulang yung ano, siguro yung kasama ng anak niya, tsaka yung mismo magulang bata. Ano ho sabi? Yan nga raw ang kumukuha. Tapos marami tayong tuturo na ano, yun nga raw taong yun ang gustong kumuha ng bata. Siya tinuturo. Dinala sa QCPD Station 4 ang suspect na si Michael Buenaventura. Naharap siya sa reklamong abduction in relation to Republic Act 7610 o yung Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Maring itinanggi ng suspect na tinangka niyang dukutin ng bata. Hindi po totoo yun. Hindi ko nga po nawakan yung bata eh. Layo-layo ko po eh. Nagbiro lang po naman kasi ako kasi sabi ng teacher, kanino alak to? Eh, napasigaw lang po ako. Ako ang tatay niya. Nag-raise kasi ako ng hand. Pero malayo po ako. Nandun po sila sa gate. Nasa gitna po ako. Tapos wala lang. Ikaw po talaga tatay niya? Hindi po. Joke lang, sabi ko. Lumalabas sa imbestigasyon na dati na nakasuhan ng suspect ng child abuse at nakulong na rin dahil sa ilegal na droga. Mas paigtingin pa raw ng pulisya ang pagbabantay sa mga eskwelahan, lalo na ngayong balik na ang face-to-face classes. Payo naman ng mga otoridad. Unahin ko na po yung sa mga magulang, no? See to it na yung mga magulang ang maghahatid. Huwag iaasa sa iba. Pangalawa, doon naman sa mga teachers, huwag na lang basta-basta ibibigay yung bata, lalong-lala kung magpapakilalang kamag-anak o magulang. Yan ang unang balita sa Quezon City. James Agustin, Buong Puso, para sa Pilipino.